Hello guys, welcome sa ating YouTube channel na Lutong Probinsya. Kung kayo ay bago pa lang sa channel na to, huwag niyong kalimutan i-subscribe at i-ring ang bell para magiging updated kayo sa mga susunod nating video. Yan, ang lulutuin natin ngayon guys ay ang lechon manok sa microwave oven. So bago tayo mag-umpisa, i-review lang natin ating gagamitin isang cup. Meron tayong buong manok, sibuyas, bawang, meron din tayong isang pirasong star anise at pamintang buo. Gagamit tayo ng isang pirasong malaking sili, daon ng laurel at panglad. Meron din tayong konting mantika, tuyo, isang kutsarang ketchup, at ang gagamitin natin pantahi na karayom at sinugid. So yun guys, ibubuhosan natin yung ating tuyo sa ating manok at atin itong imamasag sa manok. Yan, para magandang makapenetrate yung tuyo sa ating manok. Yan, haguruin natin ng maayos. Yan, lamas lang. So yan, pagkatapos, marinin natin ng 1 hour to 2 hours. Pero sa ginawa ko, diniretso ko na for demonstration purposes lang naman. Maglalagay na tayo ng bawang. Nalagyan na din natin yung sibuyas. Yan, ipapasok natin yung tanglan. Ibubuhos ko na rin yung ating isang pirasong star anise at saka paminta, at isusunod natin yung ating tili at yung dahon ng laurel. Ganyan ko po siya pinapasok yung dahon ng laurel para hindi nalalabas yung maliliit na ingredients tulad ng pamintang buo. Tapos kukunin ko yung ating sinulid at karayom at umpisahan na natin siyang tahiin. So wag nyo lang masyadong sikipan sa tahi kasi mapupunit yung balat ng manok. So saktong sikip lang. So yan, nilalak na natin. Yan, tapos kunin natin yung ating gunting at putulin na natin. So yan guys, sa aluminum plate, meron akong ginagawa din na improvised na stand na may strainer sa ilalim. Improvised lang siya. Ilalagay natin sa ating oven. Yan yung oven ko, lumang-luma na, 5 years na po yan, pero working perfectly pa rin po siya. So ang temperature natin is mid-high. Tapos yung ating time, ang una natin gagawin is 6 minutes muna. Yan. So habang umiikot siya, yung ketchup natin, lalagyan natin ng tuyo. Tapos konting mantika. At atin siyang imimix. Ito yung gagawin natin pamahid sa ating manok para magiging masarap yung balat ng manok at may timpla. Medyo manamis-namis at medyo konting salty.
So ayan, pagkatapos ng unang 6 minutes and tapos yung mixtures natin, ipapahid natin sa manok. Ayan, sa kanyang balat. Sir, pagkatapos natin mapahira ng lahat, yan, ibabalik natin sa ikot ng 6 minutes ulit. So, ang purpose ko kaya 6 minutes lang para maiwasan natin yung electrical shortage, lalo na sa ating mga saksakan or sa ating cable kasi mahaba yung oras. Yung tumulog na, binuksan ko siya ng 15 seconds, pinasingaw ko lang tapos naka-on ulit siya ng another 6 minutes. So yan, tumulog muli siya guys na tapos na. Kukunin muli natin yung mixtures at papahiran muli natin siya. Para magiging masarap ang resulta ng balat niya. Kasi masarap talaga yung lechon manok pag yung balat. Anyway, pag na-marinate mo naman siya ng maayos ng tuyo, maganda na rin ang resulta sa ilalim. Kasi yan, na-absorb mo din yung alat sa loob. Yan, another 6 minutes na naman tayo. So pagkatapos rin ng 6 minutes, buksan rin natin at ganun pa din ang ating gagawin. Papahiran mo rin natin siya. So ganun lang siya guys, 6 minutes. Papahiran natin siya ng mixtures natin para magiging masarap talaga ang suda. Yan, sarado ulit. Tapos another 6 minutes. So ayan, tumulog ulit siya. This time, papahiran natin ang final na pagpahid na sa ating manok. Ayan. Ganamit lang kayo ng brush. Pag wala kayong brush, yung paint brush na maliit, pwede na rin yung sa akin na yung brush. Ayan, sarado din natin. Another 5 minutes. So yan guys, natapos na. Yan na yung ating manok. Yan, kukunin lang natin at ibababa. Ayusin ko lang yung ating camera yan. Yan na po siya. Napaka luto na po siya guys. Malambot din po siya. 35 minutes po lahat-lahat yung oras na nailagay natin. So ilalagay na natin sa plato yan. Pwede natin siyang serve. Yan, maraming salamat sa inyong panonood. Happy New Year sa inyong lahat at hanggang sa susunod na ating video. God bless. Bye-bye.